Yo, magandang araw mga kabilang. Sa videong ito ay papakita ko sa inyo kung anong pinakamurang pangmasilya na ginagamit ko. Tapos magbibigay na rin ako ng tips sa pagmamasilya ng dingding. Ito ay para sa nais magtipid o maliit lang ang budget sa kanilang mga project. Bale, ito nga pala yung ginawa kong hanging shelf o cabinet sa aking dirty kitchen. Maganda pala talaga kapag may project ka kumpleto ang materyales. Masyadong matrabaho kasi kapag ginagamit mo na saka mo papipinturahan. Babaklasin mo, tatanggalin mo lahat na nakapatong, bubuhatin mo. Pero bago ko ipakita sa inyo kung ano yung ginagamit ko, tara, magliha muna tayo. Malaking bagay kapag yung ginamit mong plywood, maganda yung quality. Yung ginamit ko dito, Uniwood Marine Plywood. Ayos din, makinis. Hindi natin kaya yung presyo ng Santa Clara. Ito kasi 1.4 to 1.7 lang dito sa Batangas. Yung Santa Clara kasi, nasa 2.7 yun. Pero syempre naman, the best quality marin yun. Hindi natin kaya yung presyo ng Santa Clara, di doon tayo sa mas mura. Ayos din naman to, matibay tsaka makinis. Tsaka marin din naman to, pareho din namang marin. Yun. Ito na. Ito ang ginagamit ko pang masilya. Mura at matibay din. Ang tawag dito, patching compound. Nabibili sa halagang 25 pesos per kilo dito sa Lipa. Kumpara doon sa skim coat na 45 to 50, pwede ito sa bato at pwede rin sa kahoy. Mas makakamura ka kung tersako yung bibilin mo, kaso masyado lang marami for personal use lang. 3 kilos lang ito, pero ilang cabinet na mapaggagamitan ito. Okay na rin to. Bibili na lang ako ng isang sako siguro kapag pipinturahan ko yung bahay. Ano nga pala yung binibili kong paleta? Malapad kasi mas suabe gamitin at saka mas madali kapag malapad. Ganito yung tsura ng patching compound. Yan. Mukha din siyang skim coat. Puti din. Ang kaibahan lang nito sa skim coat, hindi natin to gagamitan ng tubig. Yes! Walang tubig. Yan oh, mukhang skim coat talaga siya. Ang gagamitin natin ay pintura. Yan, may natira pa ako dito ng pintura nung nagpintura ako ng kwarto. Dito na natin haluin. Alisin lang natin itong mga nasa gilid. Importante kasi na walang buo-buo. Okay, maglalagay na tayo. Tansyahin mo lang, pero may sumobra man o magkulang, wala namang problema yan. Yung nilagay ko, mukha lang kakonti, pero sobra yan. Haluin mo lang ng ayos para walang buo-buo. Importante talaga kasi yan. Oops, kinulang. Bawas tayo sa bago. Kung itatanong nyo guys kung anong pintura dapat gamitin, papaliwanag ko. Dahil kahoy ang ating subject, dapat ang gamitin enamel. Flat enamel o pwede na rin semi-gloss. Pero sa pagkakatang ito, maglalatex ako. Semi-gloss tong gamit ko. Dahil sa experience ko, naangat ang pintura kapag yung ilalim ay flat. Dalas ko yan nung sinasama ko ng tatay pagpipintura. Kaya hindi ako masyado sa flat. Pero kung ayaw nyo talaga ng making tub, kapag nagpintura kayo, yung semi-gloss naman, pwede nyo rin haluan ng flat. At least, 25% na lang yung kintab. Mas mainam na huwag mong ibubuhos. Dahil pag naligas yung pintura sa gilid ng lakayan, mahirap isara. Gamitin na lang natin itong lumang takit. Basta haluin nyo ng maayos. Yung iba nagamit ng drill. Pinasalpakan nila ng panghalo tapos ibabala dun. Ang ayos na to. Maglagay tayo sa paleta. Yan, ganito siya gamitin. Pwede nyong halo-haloin din sa paleta. Ikot-ikotin. Para mas pino yung pahid. At dahil dyan, pwede tayo magsimula. Bale, hindi nga pala ako nagamit ng liston. Kung bakit, di papaliwanag ko sa inyo mamaya. Papakita ko rin sa inyo yung tamang pagpapahid nito. Lilipat muna tayo ng pwesto at mag-uwi na. Gagamit na ng parking na to. Ayan. Bale, kapag ka maglalagay ka ng masilya dito sa edge, dapat medyo diagonal yung pahid mo.
para mapalaman ang lahat. Hindi mo kasi makukuha lahat yan sa isang pahid lang. Tapos, slant mo ng konti para sure ka. Tapos, saka mo papadaanan ng buo. Ayos lang yung makapal, tapos saka mo siya kukunin ulit. Basta, pa-slant yung pahid. Dalawang patong, pwede na eh. Pero sa case ko, isa lang. Pang dirty kitchen ko naman kasi to. Pagdating sa concrete naman, siguro aabot ng apat. Magkasalungat. Meaning, isang horizontal, vertical, horizontal, vertical. Yan ay kung rough yung finishing. Lalo na kung bulok yung nag-finish ng bahay mo. Sobrang dami ng bukol-bukol. Nahirapan ka dun. Kapag magaling yung nag-finish ng wall, edi mas madali din magmasilya. Kapag purong simento yung finishing, kahit dalawang patong lang, pwede na. Basta magkasalungat palagi ang pahid. Additional tip pala, kapag baguhan ko pa lang sa pagpipintura, mas maganda may hiwalay kang damit para sa ganitong gawain. Para kung madumihan man, yun lang palagi ang suot mo. Sigurado ako, katakot-takot na pintura madidikit. At tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako naglalagay ng liston. Sa tagal ko nagpipintura, yung dugsungan ng liston yung unang-unang nagbibitak sa pintura. Siyempre, habang ginagamit mo yan, lulutong din yung pintura, may tendency talaga na magkakrak. Pero hindi naman lahat. Guwang yung mga gawa ng tatay, hindi ko naman nakikita ang nagbibitak. Hindi ko nga nahalatang may liston yun. Napakahusay talaga, pulidong-pulido. Magic. Sana pagdating ng araw, makagawa rin ako ng ganong kalinis. Sayang nga, nagsimula ako kung kailan wala na siya. Nakakalungkot man. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na gusto ko rin ipagpatuloy yung mga ginagawa niya. Nakamangha. Sana magawa ko rin. Sa ganito nga pala guys, yung walang liston, importante makapal yung masilya mo. Tsaka maayos yung mga gilid-gilid, kailangan tanggalin mo yan. Kasi pag natuyo yan at tumigas, mahirap tanggalin yan, mahirap ka magliha. Pagka maraming kalat-kalat, patak-patak, di good luck sa pagliliha. Lalo na guys kung wall yung mamasilya mo tapos makalat ka. Ah, daig mo pa nag-marathon at nag-gym, pagliliha nun, sigurado. Ligo ka sa pawis. Kaya kung magpapatulong ka, turuan mo lang maayos. Kasi kung makalat yun, tapos ikaw yung magliliha, di good luck. Ay siya, bibilisan ko na at nadilim na. Ginagawa ko lang to pagkakalabas ko sa trabaho. Libangan na din. Isa naman nakaupo lang. Bale, hindi ko to mauubos. May papakita ko sa inyo kung ano yung dapat gawin para magamit mo pa sa ibang araw o kinabukasan. Hindi siya maninigas. Itutuloy ko lang to tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung dapat gawin. Kapag ganitong sigurado kang hindi mo naman matatapos, lagyan mo na yung malalalim, yung mga pinagtornilyuhan o pinagtakuan para kinabukasan, papatungan mo na lang. Siguraduhin mong mapatsihan mo lahat ng malalalim, yung mga dapat lagyan para sure ka kinabukasan, patong-patong na lang. Yan. Ang technique dito guys, dadagdagan mo ng konting pintura para di gaanong dry tsaka naniligas. Tapos, sasaradohan mo ng maayos. Hindi yan basta mabubuo. Sigurado magagamit pa sa ibang araw. Basta, iktingan mo yung pagkakasara para walang singaw. Kunwari, nakaglasing pati ka. Parang sosyalin. Ito na ngayon yan. Ito, bukas ko na itutuloy. Lilihain ko yan, tapos siguro patungan ko pa rin ng konti. Ay siya, salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo para sa mga tips pa nating ibibigay. Bye-bye, paalam.